Thank you sa inyo. Okay, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating Zoom webinar. Ngayong araw na to, ang topic po natin ay Kaiser International Health Group Incorporated. First name in healthcare. Kasi po ito lang po yung healthcare sa Pilipinas na 3-in-1, 4-in-1 pa nga po. Siya po yung luniko o siya yung nag-iisa na nag-o-offer ng healthcare na short term at saka long term, tapos may life insurance na rin po at may investment. Isa po siyang product provider ni IMG. I-discuss ko lang po, sino po ba si IMG? Ano po ba si International Marketing Group? Magkakasin na yung maglalabas. Ano yung trabaho ko nang magkasakit? IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, Canada, US, and going worldwide. Si IMG po, isa po siyang brokerage company. Itinuturo din po niya sa atin kung papaano maging mayaman, kung papaano maging wealthy. Kasi 'di ba, mayayaman, kung bakit yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, ituturo niya sa atin yung mga secret. Kung bakit ba yung mga wealthy, lalo silang yung mayaman. Para kahit tayong medium earner o low earner na individual, ma-achieve din po natin kung ano yung na-achieve ng mga taong mayaman. Kasi dito po matututo po tayo ng tamang pagsisave at pag-iinvest. Para yung perang pinaghirapan po natin, hindi mauwi sa wala, hindi masayang. Eh ngayon po, meron pong mission si IMG. Magkaroon po ng 10 million financially educated families by 2025. Sa pagtutulungan po nating lahat, sa pag-share po nating lahat-lahat, ma-achieve po natin yan. Baka nga po wala pang 2025, ma-achieve na po natin yung 10 million financially educated families. Sabi nga po, knowledge is power. And IMG is determined to provide 10 million people all over the world with the financial education that empowers them to have a better future. Bibigyan po tayo ni IMG ng better future. Ayun po ang magiging reward natin by joining IMG. Ito po yung pag-usapan po naman natin ng X-curve concept. Sabi nga po ni SMD Poly, ito yung X na magandang pag-usapan. Kasi pag pinag-usapan po natin, makakatulong sa atin, mas magandang pagplanuhan para pagdating ng araw, secured na po ang future natin. Dito po sa X-curve, may dalawa pong linya. May green line at saka blue line. Habang bata pa po tayo, wala pa po tayong savings. Kagaya ko po noon, ako po eh maagang nagpamilya. 20 years old lang po ako, nag-asawa na po ako. Yung naging asawa ko po, pareho po kaming 20 years old. At the age of 21, nag-take po ako ng board exam sa nursing. Buntis na po ako noon sa aking panganay. Kami pong mag-asawa, wala po kaming savings, pero napakalaki po ng responsibility namin. Wala kaming savings, pero kailangan namin kumain. Mahanganak pa po ako. Kaya nangyari po sa amin, naasa po kami sa mga magulang namin noong panahong ayon. Kaya po, nag-decision po yung asawa ko na pumunta po sa Italy. Hindi pa po ako nakakapanganak no, nag-decide siya na pumunta sa Italy para ma-sustain po yung mga gastusin namin. Nagtrabaho po siya doon. Then after 3 years po, sumunod po ako sa kanya. Pareho po kami nagtrabaho doon. Hanggang ngayon, nandito pa rin po kami sa Italy. Yung pong anak kong panganay na iwanan po sa Pilipinas, then after 1 year naman po, na dumating ako sa Italy, nakasunod na din po siya. Hanggang ngayon, nandito pa rin po kami sa Italy. Age 44 na po kami. Nasa kalagitnaan na po kami ng aming timeline. Ano po ang ginagawa naming mag-asawa ngayon? Habang nagtatrabaho po kami o active income, nagtatrabaho na rin po yung pera namin. Meaning, nag-i-invest na rin po kami.
Para, dalawa po ang nagtatrabaho sa amin o tatlo kaming nagtatrabaho. Kaming mag-asawa, then yung investment namin, nagtatrabaho na rin po. Para pagdating ng araw, magkaroon kami ng big savings. Kasi pagdating ng araw, pag hindi na namin kaya magtrabaho, ayoko naman po habang buhay na nagtatrabaho dito sa Italy. Gusto ko naman po, almeno mga 50 years old o 50 years old, almeno mga half day na lang ang trabaho ko, mga ganun, o 60 years old talagang hindi na ako magtatrabaho. Eh, paano po? Kaya nga dapat magkaroon tayo ng big savings para, ayun na po yung magbibigay ng solusyon sa atin pagtanda natin. Kasi yung pera na po ang magtatrabaho sa atin ng mga panahong iyon. Kaya habang maaga pa, dapat paghandaan na po natin yon. Kasi big savings meaning money at work. Living on interest na po tayo. Yung pera nang nasave natin at siya na ang magtatrabaho para sa atin, para na siya na ang magsusolusyon dun sa mga pangangailangan natin pagtanda natin. Kasi pagtanda natin, kailangan natin pa rin kumain. Kailangan pa rin nating magbayad sa bahay. Yung mga health issue, minsan kalimitan kung kailan tayo tumanda, saka doon naglalabasan. Kaya importante po na paghandaan natin. Dapat pagdating po natin sa senior year o retirement natin, living on interest na po tayo. Yung pera na ang nagtatrabaho para sa atin. Ngayon naman po, medyo nabawasan ang responsibility namin kasi yung panganay po namin ngayon ay nagtatrabaho na. Kaya may income na rin po siya na sarili niya. Eh dalawa lang po ang siguradong mangyayari sa buhay natin na dapat nating paghandaan. We die too soon, mamatay tayo ng maaga, o we live too long, mabuhay naman tayo ng matagal. Ano po ang kailangan nating gawin para protektahan po? Halimbawa, yung pamilya natin, halimbawa, mamatay tayo ng maaga. Kailangan natin po ng life insurance. Halimbawa, lalo na kung tayo po ang breadwinner ng pamilya natin. Kasi yung life insurance po, siya yung papalit sa perang ibinibigay natin sa pamilya natin. Para ang buhay nila, maipagpatuloy nila kahit wala na tayo. Ang lifestyle nila, hindi mababago. Ang mga anak nyo, makakapag-aral, makakabili sila ng pagkain, hindi sila magugutom, mababayaran nila ang bahay nila. Kaya maganda po, kumuha tayo ng life insurance, hindi protection sa ating sarili, kundi protection sa mga taong maiiwanan natin, sa mga mahal natin sa buhay. Para hindi sila dalawang beses na iiyak pag nawala tayo. Ang iiyakan lang nila yung pagkawala natin. May pagpapatuloy pa nila yung buhay nila kahit wala na tayo. Eh paano naman po kung nabuhay tayo ng matagal? Problema po ba yon? Yes, problema po yon. Kung hindi natin napaghandaan. Kaya ang sinasabi ko po, maghanda na tayo habang malakas pa tayo, habang nagtatrabaho pa tayo. Para pagdating po ng araw, pag hindi na tayo na natin kaya magtrabaho at nabuhay tayo ng matagal, sabi ko nga po, kung masama tayong damo, hindi tayo mamatay-matay, umabot na tayo ng 90 years old na kahit pa 100 years old, secure po tayo. Joke lang po yung masamang damo. At least, meron po tayo dapat investment. Dapat may long-term healthcare po tayo. Meaning, ang investment na po siya na po yung passive income natin. Yung mag-live, living on interest na po tayo. Yung pera na po ang magtatrabaho para sa atin. Kahit hindi po tayo magtrabaho, may pera pong nadating sa atin para ma-sustain yung mga gastusin natin. At kailangan din po natin ng long-term healthcare kasi kalimitan naman po tayo nga sa older years tayo nagkakasakit, 60 years old and above. Kaya dapat prepared din po tayo dyan para pagdating ng araw, hindi na po tayo magka problema kung maging masasakitin tayo pagtanda natin. What if we die too soon? Tingnan niyo po itong dalawang picture na ito. Alin po ba dyan ang gusto niyong mangyari sa pamilyang iiwanan ninyo? Ito po bang nasa kaliwa? Na ang mga maiiwanan niyo walang makain,
walang tirahan, o itong nasa kanan na masaya, na ipagpapatuloy nila yung lifestyle nila, yung buhay nila, ang mga anak nyo nakakapagpatuloy sa pag-aaral, napagpapatuloy nila yung buhay nila. Kaya kailangan po, meron po tayong life insurance para kahit wala na tayo o yung breadwinner ng pamilya, may pagpatuloy ng mga naiwan natin ang buhay nila. Hindi sila maging kawawa pag dating ng araw, pag wala na tayo. Ayan po ang kahalagahan ng life insurance. Ang life insurance, hindi po natin kinukuha para sa sarili natin. Kung mahal po natin ang pamilya natin, ang asawa at anak natin, dapat i-prepare din po nila natin sila in case na tayo ang mawala. Ito naman po, what if we live too long? Paano naman po kung mabuhay tayo ng matagal? Ano po ba ang gusto natin? Kung nasa kaliwa, ang mangyari sa atin, o yung nasa kanan? Kung hindi po tayo magpiprepare ngayon pa lang, hindi natin paghahandaan, hindi tayo mag-iipon ng tama at hindi tayo mag-i-invest ng tama ngayon pa lang habang malakas pa tayo, habang may trabaho pa tayo, ang mangyayari po sa atin, panigurado itong kaliwa. Sure na sure po yan. Magdedepende po tayo sa mga anak natin. Gusto nyo po ba yun? Nakadepende tayo sa mga anak natin. Ito po kasi ang kalimitang mindset nating mga Pilipino. Ginagawang retirement fund ang mga anak. Pag-aaralin ang mga anak, tapos sasabihin, pag nakatapos ka na, ako naman ang tutulungan mo, bibigyan mo ako ng pera, pag ganon. Ayun po dapat ang baguhin na natin. Huwag po nating gawing retirement fund ang mga anak natin. Dapat tayo po mismo ang magbuo ng pang-retirement natin. Huwag po nating iasa sa mga anak natin. Kasi ang mga anak po natin, magkakapamilya din po yan pagdating ng araw. Gusto nyo po ba, halimbawa, yung asawa niya? Magkakaasawa po yan. Gusto nyo ba pag-awayan pa kayo ng magiging asawa niya? Kasi syempre, pag may pamilya na siya, hindi na lang siya ang magdidesisyon, dalawa na sila. Paano kung kapos din po yung anak ninyo? Gusto nyo po ba uunahin kayo ng anak nyo? Kasi mahal niya kayo. Tapos kailangan din ng anak niya at ng pamilya niya. Kaya dapat po talaga habang maaga paghandaan na natin. Ito din po yung isang mangyayari sa atin kung hindi natin napaghandaan ang retirement natin at nabuhay tayo na matagal. Pwede tayong magtrabaho kahit tayo ay 60 o 70 years old na para lang masustain yung mga gastusin natin. Kagaya po ni Nanay Pasing, dati po siyang principal sa school na yan. Na ngayon po, janitress na lang po siya kasi hindi po niya napaghandaan o hindi niya napagplanuhan ng tama ang retirement niya. Kasi ang pagpaplano naman po sa parting, sa pagkakaperahan, hindi naman po yan sa educational attainment. Kahit po doktor, kahit nga po abogado, kahit po may mga matataas sa pinag-aralan, o kahit pa nga yung iba nagtatrabaho na sa banko, minsan hindi pa rin marunong sa tamang pag-handle sa pera. Kaya pagdating po ng araw, ganyan, kailangan magtrabaho para may pantustos sa pagtanda. And then, yun naman pong iba, nagre-relay on charity. Naandun sa home for the aged, doon sila naasa ng tulong. Dati po, nung ako po nag-OJT sa home for the aged, kasi nurse nga po ako, nakita ko po yung mga matatanda doon. Nakakaawa din. Sama-sama sila. Kami ang nagpapakain noon. Kami nagpapaligo. Kami naglalaban ng mga damit nila. Siyempre, mahirap din po yun. Siguro tayo lahat ayaw nating mangyari sa atin yun. Napagtanda natin, doon tayo pupunta sa home for the aged. Eh, halimbawa na, naman po na paghandaan natin ang ating retirement. May savings tayo at may investment. Di masaya tayo, happy retirement, o
patravel-travel na lang kayong mag-asawa, mapupuntahan nyo ang gusto nyo. Hindi kayo magiging problema ng mga anak nyo. Kayo pa ang makakapagbigay ng tulong sa mga anak nyo in case na kailangan nila ng tulong nyo. At lalong higit kung may long-term healthcare tayo. Hindi natin magiging problema kung maging masasakitin man tayo pagdating ng araw. Hindi na natin kailangan manghingi kung kanino man. Pag nagkasakit tayo, hindi na natin kailangan manghingi sa gobyerno o kung kanino man. Maghihingi tayo ng sulat, pag ganyan, maghihingi tayo ng pondo. Kung may savings and investment at long-term healthcare po tayo, secured na po ang ating retirement. Worry-free na po tayo. Kaya sana po tayong lahat, lalo na po lahat ng mga nasa IMG. Ang wish ko lang po, sana pagdating po ng araw, lahat tayo happy retirement. Magkikita-kita na lang tayo kung saan mang lugar tayo. Mag-travel the world tayo. At maging secured na po ang ating retirement o ang ating senior year. Sana lahat po tayo dito, ganon ang mangyari. Ito naman po yung strategy of solid financial foundation. Ako po, before joining IMG, ang nasa isip ko po, pag may savings ka sa bangko o meron kang nabiling lupa sa subdivision, solid na yung financial foundation ko noon. Hindi po pala. Kasi sa isang sakit lang, pwede lahat mawala yun. Pwedeng maubos ang savings ko. Pwede kong ipagbili lahat ng nabili kong ari-arian. Kaya kailangan pala, para maging solid ang financial foundation natin, kailangan may healthcare muna tayo. Kailangan natin magkaroon ng long-term at saka ng short-term healthcare. Ano po ba yung short-term? Ang short-term healthcare po, ayan po yung ibinibigay ng company habang nagtatrabaho pa tayo. Meaning, habang employed pa tayo. O kagaya po namin dito sa Italy, habang nandito po sa Italy, may asla po kami na nagagamit po namin habang kami ay naandito at nagtatrabaho. Pero madadala po ba namin yun pag umuwi kami sa Pilipinas? O magagamit nyo pa po ba yung short-term healthcare nyo pag nawala na po kayo sa company na pinagtatrabahuhan ninyo o over 60 years old na po kayo? Hindi na po, di ba? Kaya kailangan po natin magkaroon ng long-term healthcare. Kasi iyan po yung sasagot sa pag tayo po ay nagkasakit beyond 60 years old and above. Masusolusyonan na po niyan yung magiging health problems natin pagdating ng araw. Sunod, kailangan naman po natin ng protection o life insurance. Ako naman po, meron na po kaming life insurance, pero ang life insurance po natin ay nakaano dito sa bahay namin. Kasi kumuha po kami ng bahay through Mutuo dito sa Italy. Naka-insured po kaming mag-asawa na in case na may mangyayari isa man sa amin, 50% ng bahay mababayaran na. Pag ako halimbawa, 50% pag yung asawa ko. Ayun lang po yung life insurance namin before joining IMG. Pero kailangan po pala, kumuha ka din ng life insurance talaga. Na ayun po yung papalit at magsusustain sa pamilya mo in case na mawala ka. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, para ang pamilya mo hindi dalawang beses na umiyak. Para yung lifestyle nila hindi mabago kahit mawala ka na. Kasi may papalit dun sa income na ibinibigay mo para sa kanila nung nabubuhay ka pa. Eliminate debts. Ito po dapat din ang tanggalin natin para makapag-build tayo ng solid financial foundation. Ako naman po talaga takot na ako sa utang. Hindi po talaga ako yung taong mahilig mangutang, lalo na kung hindi ko naman talaga kailangan. Kaya sana po, ayan po, yan din pong tutulungan po tayo dito sa IMG para mawala ang utang natin. Emergency fund. Mahalaga din po ang emergency fund. Kasi ayan pong emergency fund, kung wala po tayo niyan, dito po tayo pupunta sa utang.
Ang emergency fund po ay pera na magagamit natin in case of emergency. Kagaya po ngayon, di ba, naka-lockdown tayo. Kung wala tayong emergency fund, wala tayong nakalagay na pondo dyan, mahuhutang tayo kasi wala tayong trabaho. Yung iba, no work, no pay. Maigi yung may mga sweldo. Eh, paano po kung no work, no pay ka? Di ang magiging resulta, hindi kakain ng pamilya mo, okay, mahuhutang ka. Ang emergency fund po natin ay 3 to 6 months ng sweldo natin. 3 months po kung ikaw ay single. Kung ikaw naman po ay pamilyadong tao, 6 months. Kung ikaw po ay nasweldo ng 1,000 euro monthly at ikaw ay single, dapat po may 3,000 na emergency fund ka. Na pag nabawasan po yon, dapat lalagyan mo uli. Papalitan mo yung nakuha mo. At kung ikaw na may pamilyadong tao, 6,000 euro po dapat ang emergency fund mo kung ikaw ay pamilyadong tao at nasweldo ka ng 1,000 euro monthly. Investment po. Sa investment, kagaya nung sinabi ko kanina, alam ko lang na investment, eh savings account o yung mga solid investment, kagaya ng bahay, lupa. Through IMG, dito ko lang nalaman na meron palang liquid. Na pwede ka rin pala mag-invest through mutual funds. Na sa mutual funds, kahit hindi ka masyadong marunong sa investment, meron na siyang mga fund manager na siya na yung naghahawak ng iyong pera. Wala ka nang iintindihin. Na pagdating ng araw at ang loan mo ay long term, mas nag-accumulate yung pera mo, mas nag-i-interest siya. Para po ma-build natin ang ating solid financial foundation, kailangan po nating build it from the ground up, build it right, and build it strong. Ito man naman po yung prosperity formula ni Brother Bo Sanchez. Siguro karamihan po sa atin, ang ginagawa natin dati, pag kasweldo, babawasin lahat ng mga bills, yung mga kailangang bayaran, mga gastos. Tapos kung may matitira, ayun na lang yung isesave natin. Pero siguro lahat makaka-relate na walang natitira kalimitan. Walang natitirang para pang save natin. Kaya mas maganda pong gawin natin itong prosperity formula. Pagkakuha natin ang income natin, i-minus natin ang tithes, not 10%. Kung 1,000 euro ang sweldo natin, 100 pesos ang tithes natin. Pwede natin ibigay sa church o sa charity institution o kung may mga relatives tayo na nangangailangan, pwede natin ibigay. Parang form of tithes na rin po yun. And 20% savings and investment, bayaran naman po natin ang sarili natin. Hindi ko po ibig sabihin natin bayaran ang sarili natin. Bumili tayo ng mga bags na mamahalin, bumili tayo ng mga signature clothes, o bumili tayo ng mga bagong gadgets. Hindi po ganon. Saving in and investment para po sa future ninyo. Para paghahanda sa retirement ninyo. Ang saving in investment ay 20% po ng sweldo natin. Sabi nga ni Coach Anne, buwan-buwan bawasin, walang mintis every month, 20%. Sa 1,000 sweldo mo, 20% noon, 200 euro. Kung kayo mag-asawa at pareho kayong 1,000 sweldo, di tig 200 euro kayo monthly. Yung savings and investment, pwede nyong ilagay sa Kaiser nyo. Kung pareho kayong may Kaiser na K100, yung lalabis doon, pwede nyo ikuha ng most 18 o pwede nyo ilagay sa mutual funds nyo. And then yung 70% para sa expenses and lifestyle. Huwag na po nating dagdagan pa yan. Pagkasyahin na po natin yung 700 euro o 70% sa naging kita natin. Kung maaari nga po, bawasan natin siya. Yung mababawas natin sa o yung masesave natin sa mga expenses at lifestyle natin, pwede natin idagdag sa savings natin. Para mas magkaroon tayo ng malaking
malaking savings at malaking investment, mas malaki yung pera natin pagdating ng araw. Mas madali tayo makakapag-build ng ating financial foundation. Ito na po tayo sa Kaiser International Health Group. We are duly accredited with the Department of Health. Our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission, SEC, on June 8, 2004 as a healthcare provided with an authorized capital stock of 160 million. Tayo po ay duly registered ng Insurance Commission as Securities and Exchange Commission, kaya wala po tayo dapat ipag-alala. Hindi po scam ang Kaiser International Health Group dahil tayo po ay duly registered. Kaiser Board of Directors are seasoned experts in the medical fields, services, and in the healthcare industry. With its medical director, Dr. Lea Uyolo, ang Kaiser po ay member siya ng PAMOC, ng Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. At si Dr. Lea Uyolo ay siya po ang vice chairman ng PAMOC. Ito po yung PAMOC. Ang sabi nga po ni Presidente Duterte, ina-acknowledge po niya ang PAMOC saan itutulong nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng tulong upang paghandaan ang panahon ng pagkakaroon natin ng karamdaman o pagkakaroon ng problema sa kalusugan. Ito naman po ang Department of Agrarian Reform at saka Supreme Court. Pareho po silang nagtiwala sa Kaiser Health Group. Ikinuha po nila ng plan ang mga employees nila. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala kung sila nga po na government official ay nagtiwala sa Kaiser. Ito po yung mga types of short-term plan. Meron po tayong individual plan, family plan, mini-group plan, group plan, corporate plan, senior care plan, daily health plan. Ito pong short term, ito po ay maganda kung nasa Pilipinas po tayo. Kasi yan po ay magagamit ka agad. Ito naman pong pag-uusapan natin ay ang long term plan. Kaiser International Health Group is also offering a one-of-a-kind HMO product, the Premium Healthcare Builder Plan, Long Term Plan, Ultimate Kaiser Health Builder. A 7-year paying with a 13-year waiting plan designed to provide healthcare beyond that of an HMO. Allows individual to save during employment while still being covered by company's health plan. Geared to address the long-term healthcare needs of individuals, especially after employment and retirement years, securing a more comfortable elderly life. Ayan po yung ibinibigay sa atin ng Kaiser Health Builder. May dalawa pong klase ng healthcare. Meron pong short term at saka ang long term. Ang short term po, ito po yung your benefit as an employee. Habang kayo po ay employed, habang tayo po ay nagtatrabaho from age 21 up to 60 years old. At ang long term naman po ay something that you have to get for yourself na sa retirement years mo. Na pwede mo siyang magamit from 60 years old and beyond. Ayan po ang ini-offer ni Kaiser, ang long term care na pwede nating gamitin pagtanda natin. What if I die too soon? Ano po ang solusyon dyan? Life insurance. What if I live too long? Ano po ang solusyon natin dyan? Investment and long-term healthcare. Ito po yung the complete financial plan. May long-term healthcare na po, may life insurance, at lifetime investment na po tayo. Meaning, 3-in-1 product, nasa kay Kaiser na po siya. Sa isang bayaran lang, meron na pong healthcare, may life insurance, at may investment na po tayo. Ito po ang example ng plan na ibinibigay na pwede nating kuhanin kay Kaiser, Plan K100.
Pero marami po tayong pagpipilian, depende po sa edad natin at depende po sa budget natin. Dito po sa example natin na K100, ang installment amount po niya yearly ay 58,821. Pero meron po tayong mode of payments na pwede pong monthly, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annual, at ito nga po yung annual. Mas malaki po ang madi-discount natin kung annual kasi makaka-discount po tayo ng 2 months. Bali, 10 months lang po yung babayaran natin. Sayang din naman po yun. Bali, kung K100, kulang-kulang na 12,000 din po yun. Ang contract price po ng K100 ay 411,750. Ang Kaiser po ay 7 years paying period and 13 years waiting o investing. Habang nagbabayad po tayo, meron na po tayong mga benefits na pwedeng i-avail. I-discuss ko po sa inyo isa-isa yung mga benefits na pwede nating makuha from 1 to 7 years. Ito po, ang benefit number 1 natin. Meron po tayong annual physical examination to be administered by an accredited clinic. Yung physical examination natin, yung chest x-ray, yung routine pickalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG for members above 35 years old, and pap smear for females members above 35 years old or as required. Ito po, kung tayo po ay OFW, hindi na po natin kailangan mag-intay ng 1 year na nakabayad tayo. Kahit po kababayad lang natin, once na-approve na po yung policy natin at umuwi tayo sa Pilipinas, pwede na po natin siyang ma-avail. Kagaya ko po noon, noong 2018, nag-member po, kumuha po ako ng Kaiser April 2018, umuwi po ako ng August. Na-avail ko na po siya. Nagpa-annual physical exam po ako sa Kaiser Clinic. Pwede din naman po natin gawin siya sa mga accredited hospitals na malapit sa atin. Kailangan lang po natin gawin, mag-email po tayo kay Kaiser kung saang hospital tayo, magpapa-APE. Pero kung nasa Pilipinas naman po tayo, kailangan nating mag-intay ng isang taon. Kailangan nakabayad muna tayo ng isang taon bago natin siya ma-avail. Number 2, dental benefits. Unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. Ito po, sa number 2, meron po tayong, pwede po tayong magpabunot ng ngipin. Yung mga simple tooth extraction lang po, free na siya. At once a year, nalinis. O kung may ipapa-adjust po tayo na pustiso natin, kung nakapustiso tayo, free na rin po siya. Number 3, basic medical health benefit. Ito naman po in case na ma-confine tayo sa ospital. Ang accredited physician fees, specialist fees, surgeon fees, anesthesiologist fees, at operating room at hospital intensive care ay covered na rin po. Pero depende po 'yan sa health benefits natin. Kung magkano po yung allowed sa atin. At saka kailangan po sa Kaiser accredited hospital tayo naka-confine. Ang member choice of room and board po ay up to 1,000 a day. Pag plan K100 kinuha, may 1,000 bawat araw para sa room and board sa ospital. Ito naman pong number 5. Yearly medical benefit limit of 60,000 a year after full payment of the first year of the total premium. Meron po tayong binibigay sa atin si Kaiser na health benefit na 60,000 a year pag K100 po ang kinuha natin. In case na ma-hospital tayo sa Pilipinas at ang dahilan ng pagkaka-confine natin ay hindi pre-existing illness, covered po tayo ng 60,000 na
na benefits na ibinibigay sa atin ni Kaiser. Pero sasabihin niyo po, paano kung kagaya natin na nasa abroad tayo? Hindi naman tayo mauospital. Hindi naman tayo lagi nauwi sa Pilipinas, di po ba? Ang kaanuhan po nun, hindi po siya mawawala. At the end of maturity period, 85% po ng premium na ibinayad natin, mapapabalik po sa atin yung 350,000. Kaya hindi po siya masasayang. Pero in case na gamitin po natin siya, halimbawa na-confine tayo sa ospital at ang bill naman po natin ay 20,000 lang halimbawa at ginamit natin siya, o halimbawa bill natin talaga 60,000, ginamit natin siya, mawawala na po yung bonus natin at the end of maturity period. Kaya ipinapayo po namin na kung may pera naman po kayo, pwede magbunot-bulsa na lang po kayo kung ang bills nyo lang naman po ay 20 o 30,000. May hawak naman kayong pera, bayaran nyo na para wag masayang yung bonus na matatanggap nyo, na makatanggap pa rin kayo ng bonus na 350,000 at the end of maturity period. Pero kung wala naman po talaga kayong pera at gipit kayo ng mga panahon ngayon, gamitin nyo na rin po. Ayun, ito pong 3, 4, 5 ay kailangan, ito pong benefits 3, 4, 5 ay kailangang bayad na po tayo ng 1 year bago natin ma-avail. Kahit OFW o nasa Pilipinas, pareho din po yon. Number 6, term life insurance coverage. 2 years, ito lang po ang kailangan nating tandaan lagi sa term life insurance. Yung 2 years contestability period. If the member dies before attaining the age of 65. Pero yung sa bago na po nating, kung makikita po natin yung policy natin, 75 years old na po ang nakalagay. Hindi pa lang po namin na i-revise itong slides. And prior to this entitlement to the long-term care benefit, as indicated in the schedule of benefit, his beneficiary shall be entitled to an amount equal to the sum of long-term care benefit and long-term care bonus upon approval of the claim by the insurance company. Ito pong sa term life insurance, kailangan lang po nating tandaan yung 2 years contestability period kung health reason po ang dahilan ng kamatayan ng policyholder. Makakatanggap po ang beneficiary niya ng 450,000 pesos. Ito naman po sa accidental death and dismemberment. Should the member suffer directly and independently of all other causes any bodily injury affected solely through external, violent, and accidental means occurring prior to the member's 75th birthday and prior to the entitlement to the long-term care benefit, which result in any of the specified losses within 180 days after the accident causing the injury, the insurance company will pay the following. In case naman po na accident ang dahilan ng kamatayan natin, kahit kababayad pa lang po natin o ipagpalagay na 6 months pa lang tayo nakakabayad, aksidente ang naging dahilan ng kamatayan natin, makakatanggap po automatic ang ating beneficiary ng 2 times ng ating life insurance. Yung 450 natin times 2, magiging 900,000 ang marireceive ng ating beneficiary in case na aksidente ang naging dahilan ng kamatayan natin. In case naman po na na-invalido tayo o na-dismembered, may nawalang parte sa katawan natin. Halimbawa naman po, nawalan tayo ng dalawang kamay, nawalan tayo ng dalawang paa, nawalan tayo ng isang kamay at isang mata. Nawalan tayo ng isang paa, isang kama, isang mata, nawalan tayo ng paningin, nabulag tayo. O nawalan tayo ng isang kamay at isang paa. 100% po ang matatanggap natin. O ng beneficiary natin. Ang matatanggap po pala natin, kasi hindi naman tayo namatay, na-dismembered po tayo. Pero ang tatandaan po natin,
kailangan muna nating maghintay ng 6 months o 160 days para malaman ni Kaiser kung talagang disabled o dismembered na po tayo. Waiver of, number 8, waiver of installment due to death and credit life. Ito po, once na tayo, may nangyari po sa atin after ng contestability period, malilipat po yung policy natin sa first beneficiary natin. Mawi-waive na po siya, bayad na lahat, makukuha po ng first beneficiary natin lahat ng benefits na hindi pa natin nakukuha. Mag-iintay na lang po siya ng maturity period. At in case naman po na may nangyari sa atin, wala pa tayong 2 years na nakakabayad at health reasons po ang dahilan ng kamatayan natin, halimbawa 1 year pa lang tayong nakakabayad, namatay tayo sa sakit, malilipat pa rin po sa first beneficiary yung policy natin. Pero yung first beneficiary na po ang magtutuloy sa pagbabayad sa ating plan. At makukuha din po niya lahat ng benefits na hindi natin nakuha. And in case naman po na accident ang dahilan ng kamatayan natin. Kahit po kababayad pa lang natin at na-approve at approve na po yung policy natin, pero approve na po yung policy natin, ma-transfer na po sa first beneficiary natin yung plan natin, wala na rin po siyang babayaran. Waive na po yung payment. Kahit halimbawa po nangyari sa atin eh 1 year pa lang po tayo nakakabayad. Tapos na dahilan ng kamatayan natin ay accident. Mapapalipat sa first beneficiary yung plan natin, mawi-waive na po yung payment. Hindi na po siya magbabayad from 2 years up to 7 years. At ma-avail niya lahat ng mga benefits na hindi pa na-avail ng plan holder na namatay. Ayan po ang kagandahan. Number 9, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. If the member becomes totally disabled during the accumulation period and before his 75th birthday, thereby preventing him from engaging in any occupation for compensation or profit, is so disabled for life, and such disability continues for at least 6 months, Kaiser shall waive the payment of its installment becoming due during the life and such disability. However, pending approval of the claim, installments should be paid as at they may fall due subject to refund upon approval. Halimbawa naman po tayo ay na-disabled. Kailangan lang po nating maghintay ng 6 months para masiguro po ni Kaiser kung talagang hindi na natin kayang magtrabaho. At habang nag-iintay po tayo ng sagot o approval ni Kaiser, kailangan bayaran din po natin yung 6 months na premium natin. Pero once na ma-approve po ni Kaiser yung ating claim para sa permanent disability natin, i-refund naman po ni Kaiser yung binayaran natin during 6 months. Number 10, Family Assistance Service. Kailangan lang po, ito po yung pwede po natin ipagamit sa immediate family natin o sa first degree of consanguinity, yung Kaiser natin, kung tayo po ang plan holder. Ang kagandahan po nito, kasi syempre, mas mura po yung bayad kesa tayo yung direkta na pupunta sa ospital. Kesa yung pong Kaiser to ospital, ang mag-uusap sa presyo. Ang kailangan lang po, policy should be in active status and plan should have completed at least 1 year payment. Kailangan lang po nakapagbayad na tayo ng 1 year. Nominated patient must be an immediate family member of the policy holder or within the first degree of consanguinity. Kailangan po ay first degree of consanguinity kung kayo po ay dalaga pa, magulang nyo po at kapatid nyo. Kung kayo naman po ay pamilyadong tao, asawa nyo po at anak nyo. Policyholder agrees to avail only of the services of Kaiser accredited doctors and affiliated network of hospitals.
kailangan po yung pasyente dadalhin natin sa accredited hospital lang po. At kailangan accredited doctors lang din ang maggagamot sa kanya. Assistance to be provided by Kaiser should only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. Ang pwede lang pong ipagamit ni Kaiser ay kung ano lang po yung allowed sa atin na sum sa benefits natin. Prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. Bago po discharge yung pasyente, kailangan nabayaran na po natin o nasettle na po natin yung mga dapat bayaran kay Kaiser. Please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the ailment solely depends on Kaiser management evaluation. Lagi po nating tatandaan na ito po ay accommodation lang at hindi po considered as benefit. Kaya kailangan po nating ma-approve muna ni Kaiser bago po natin magamit ang family assistance services. Ito naman po, pag-usapan naman po natin yung extended period. Dito po sa extended period, meron po tayong mga healthcare benefit din po. Yung 10% annual health benefit, ang outpatient benefit, covered na rin po inpatient benefit, maternity benefit, pre-existing illness is covered, dreaded illness is also covered, additional health benefit, meron din po tayong long-term care benefit, at long-term care bonus. Pag-usapan po natin itong 10% annual health benefit. Dito po sa K100, which is 100,000, yung 10% po niya na 10,000 pesos ay ini-invest na po ni Kaiser from 7th up to 20th year. Yung 10,000 pesos ay nag-i-interest po siya ng 10% yearly. Tapos yung interest niya, nag-i-interest na rin po. Kaya kung makikita po natin ang total accumulated unused health benefit niya at the end of 20th year ay 269,750. Kasi kung makikita niyo mo, 10 times 13, di ba dapat 130,000 lang siya. Pero since yung interest niya nag-accumulate din, nag-i-interest din, kaya mas malaki po yung naging accumulated health benefit niya. Ito naman pong long-term care benefit na 100,000. Kahit magamit po natin lahat ng mga benefits, masasaktin tayo, lagi tayo nakukonfine sa ospital, si Kaiser may ibibigay pa rin sa ating 100,000 at the end of maturity period. Ito naman pong 350,000 na annual na long-term care bonus po natin, ayan po yung, kagaya nung sinabi ko kanina, yung 60,000 na hindi nyo nagamit during paying period ay ibibigay sa inyo ni Kaiser as bonus sa maturity period. Ayan po yung 85% ng perang ibinayad ninyo na 350,000 pesos. At meron din po tayong additional health benefits na 446,419. Ayan po yung mga kinita na rin po ng pera natin from the start na ini-invest na rin po ni Kaiser yung ating pera. At the end of maturity period, meron na po tayong total accumulated benefit with bonus na 1,166,169. Tayo na po, yan po ay good as cash na. Tayo po ang magde-decision kung kukunin po natin siyang lahat o kukunin lang po natin ikalahati, iiwanan natin ang kalahati kay Kaiser o ilalasya natin siya, hindi natin siya kukunin. Kasi pag kinuha natin po nating lahat dyan, meaning close contract na po tayo para tayong nag-close ng ating savings account sa bangko. Wala na po tayong connection kay Kaiser. Pero pag nagtira po tayo kahit kalahati, o hindi natin talaga siya kinuha totally, nag-i-interest po siya ng 10% yearly. Kagaya po nito sa example natin, bata pa po siya, 42 years old, nung mag-matured po yung plan niya. At the age of 60, hindi pa din po niya kinuha kasi
bata eh hindi naman po siya masasaktan, kaya hindi niya ginalaw. At the age of 60, ang total accumulated benefit with bonus na ay 6,483,800. Ang annual lifetime healthcare niya at age 60 ay 648,380. Yan lang po yung interest ng pera niya. Hindi po nagalaw yung pinakakapital ng kanyang investment. At the age 65, sabi niya, no, malakas pa ako, hindi naman ako masaktan, hayaan ko pa. Kasi hindi naman ako, malusog naman ako, maingat naman ako sa katawan ko. At the age of 65, ang total accumulated benefit with bonus niya ay 10,442,224. Ang annual lifetime healthcare niya at age 65 ay 1,222.40. Ayan lang po yung interest ng pera niya. Sa interest pa lang, pwede na siyang mabuhay. Hindi na niya gagalawin yung kapital ng pera niya. Pwede na niyang gawing parang pension. O pag naos, gano'ng kalaki yung 1 million, i-divide niyo siya sa monthly. More or less 80,000 monthly ang pwede niyang makuha. 80 o 90,000, hindi ako sigurado. Pero ganun po kalaki. Kaya mas maganda din po, kung may mga anak tayo, bata pa, ikuha natin siya ng plan. Kasi pag bata pa, mas nag-accumulate, mas nag-i-interest yung pera. Pero kung tayo naman po eh, may edad na, pwede pa rin po, hindi pa naman po huli ang lahat para kumuha tayo ng Kaiser long-term healthcare natin. Ito po yung matatanggap natin pag tayo po ay nakapagbayad na. Magkakaroon po tayo ng Certificate of Full Payment at magkakaroon po tayo ng Visa Card. Ayan na po yung gagamitin natin in case na ma-hospital tayo. Hindi na po natin kailangan magdala ng cash. Di ba kalimitan naman po sa ospital, lalo na sa Pilipinas, hindi ka i-accept ng ospital pag wala kang down payment o wala kang dalang cash. Ayan po, pwede na po natin, kahit wala tayong dalang cash, pwede na po natin ipakita yung ating Visa card. Kasi dyan na po ilalagay ni Kaiser yung amount, yung allowed na amount na pwede natin gamitin in case na ma-hospital tayo. Ayan po ang kagandahan dito sa ating Kaiser. Magkakaroon po tayo ng Visa card after ng paying period natin o after ng 7 years ng pagbabayad natin, after ng full payment natin. Ito naman po yung mga pre-existing medical condition na covered na po after paying period. Those illness, injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Such illness or condition was in a way evident to the member before the effective date of the contract. The pathogenesis of such illness or condition started whether or not the member is aware of it. Ito po yung example ng mga pre-existing illness natin na covered na po sa extended period. Prostate disorder, hypertension, fistulate, yung mga surgery, bronchial asthma, ay yung EENT condition requiring surgery, bronchial asthma, tuberculosis is covered at extended period. Ito naman po yung mga dreaded diseases. The following illness will be covered during extended period during 8th to 20th year. Covered na din po siya. Even cancer is covered during the extended period. Yung mga diabetes, hernias, anal fistula, kidney diseases, yung mga lung diseases, pwede nyo po siyang screenshot para magkaroon po kayo ng kopya ng mga dreaded diseases na covered during the extended period. Ito po ang PhilHealth. Your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bill.
Kaiser members without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of the PhilHealth. Maganda din po na meron tayong PhilHealth kasi malaking kabawasan din po yan sa hospital bills natin. Pero in case na wala po tayong PhilHealth, tayo po ang magso-shoulder sa amount na dapat bayaran ng PhilHealth. Ang babayaran lang po ni Kaiser ay yung amount na nabawas na po si PhilHealth. Ayun lang po yung babayaran ng Kaiser. At syempre, depende pa rin po yan sa allowable amount na ng plan natin o ng health benefits natin. Ito po, si Kaiser po ay may binibigay sa ating grace period sa pagbabayad po natin. If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapsed. However, the owner shall be given a grace period of 30 days or 1 month to pay the due installment benefits may be provided to the member only after the due installment is paid. Si Kaiser po may binibigay sa ating 30 days na grace period sa pagbabayad. Pero ina-advise ko po, wag na po nating paabutin doon. Magbayad na po tayo on or before ng due ng ating pagbabayad ng ating payment. Kasi dyan po kalimitan nagkakaproblema. Kung tayo naman po ay may pambayad na, magbayad na po tayo on or before ng ating due date. Kasi pag nag-lapse na po ang ating policy, in case na may mangyari sa atin, lahat ng benefits po natin ay tigil. Wala pong makukuha ang pamilya natin o wala po tayong makukuhang benefits once na lapse na ang policy natin. Tigil po lahat. Kaya dapat, wag po nating ipalapse ang policy natin. Importante po yon. Pero in case na mag-lapse naman po ang policy natin at hindi natin maiwasan, pwede naman po tayo mag-reinstatement. May dalawa po tayong pagpipilian. Pwede po ang update o pwede din po ang redate. Sa update po, member will pay the premiums due on all the missed months plus surcharge of 1.5% per month or 8% per annum from the date of its unpaid installment. Sa update po, halimbawa po 6 months kayong hindi nakabayad. Babayaran nyo lahat yung 6 months na hindi nyo nabayaran plus surcharge na 1.5% or 18% per annum. Diyan po, pag-update, kailangan po tayo mag-send ng email kay Kaiser para ibibigay po sa atin yung exact computation ng dapat nating bayaran. O in case naman pong piliin natin ay redate, members will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. Ayan naman po, in case na wala naman tayong pera, 6 months na tayong hindi nakabayad, hindi natin kayang bayaran yung 6 months na iyon plus yung surcharge pa. Pwedeng gawin po natin ay redate. Kasi pag redate, yung 1 month lang po ang babayaran natin. Kung kay 100 po ang plan na kinuha nyo, 5,882 lang po ang babayaran ninyo. Ang mangyayari lang po yan, mamumove yung maturity period ninyo. Mamumove ng 6 months pa bago mag-mature yung policy ninyo. Ang kailangan lang po natin gawin, ang requirements natin ay reinstatement application form na makikita nyo po dito sa kanan. Kailangan nyo po siyang i-fill up and then i-upload nyo din po siya kasama ng inyong resibo o payment ninyo. At kailangan din po nating magbayad ng reinstatement fee na 300 pesos. Ito po ay pwede nating gawin 2 years for the unpaid due date. Pwede lang po tayo mag-reinstate ng within 2 years. Simula dun sa time ng hindi tayo nakabayad. The member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for a new applicant for membership in effect at that time. Kaiser will cancel the contract without need of notice to owner if he fails to reinstate within the prescribed period.
pwede pong i-cancel ni Kaiser ang contract natin. Hindi na po niya tayo bibigyan ng notice. Pag hindi po tayo nag-reinstate within 2 years o doon sa prescribed period na ibinigay niya. All reinstated plans shall be subjected to the new price. Halimbawa naman po nag-reinstate tayo, tapos si Kaiser biglang tumaas yung presyo niya. Yung premium niya. Ang babayaran na po natin ay yung new price. Cash value surrender. The owner may surrender the contract for its value stated in the schedule of benefits provided the plan is active for at least a year. Ito po, may nabasa po ako dito sa contract, sa cash value surrender. The member may surrender this contract for its cash value stated in the schedule of benefit less any outstanding indebtedness. At any time, after a cash value is available under this contract, and while this contract is enforced, the member may obtain a loan for an amount not exceeding the cash value less any indebtedness on the sole security of the contract. Pwede po tayong kumuha ng loan sa Kaiser. Kailangan lang na hindi nag-e-exceed sa cash value natin. The loan will be charged interest at then prevailing loan interest rate of Kaiser before granting or renewing the loan. Kaiser International Health Group shall notify the member of any change in interest rate. The loan is payable on or before the next contract anniversary. Kailangan po nating bayaran bago sa next year. But if not paid, both loan and any applicable interest automatically becomes a new loan as of that time on which the interest will be charged. All loans and interest are deducted automatically from any benefit the member is entitled to under this contract. Lahat po ng loans at interest po ng inutang natin ay automatically binabawas po sa mga benefits na matatanggap natin. This contract is automatically terminated if the total indebtedness exceeds the cash value. Ang contract po natin ay ma-automatically terminate kung ang utang po natin ay mag-e-exceed sa cash value ng ating plan. Regarding po sa cash value, pwede naman po tayo mag-email sa Kaiser kung ano na po yung cash value ng ating plan. Pwede din pong ilipat natin ang ating Kaiser sa first beneficiary o sa relative natin. Pero ang importante po dito, ang sabihin din po natin sa mga pakukuhanin natin ng Kaiser, dapat bigyan po natin sila ng financial check-up. Para yun naman pong iba, hindi po sila kumuha ng plan na hindi po naman nila kayang bayaran pagdating ng panahon. Kaya importante po ang financial check-up para hindi po nila kailangang mag-surrender yung kanilang contract o hindi na nila kailangang umutang. Ang requirement lang po sa pag itatransfer po natin ang ating contract ay written request, surrender of the agreement, membership application signed by the transferee and payment of processing fee na 300 pesos. Upgrading of plan and mode of payment. Ito po naman kung magbabago tayo ng plan at saka ng mode of payment natin. Plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. Ang plan po natin, pwede lang i-upgrade after 30 days ng effectiveity date o once na ma-approve yung ating contract. Pag tayo po ay nakalampas na doon, hindi na po natin pwedeng i-upgrade ang plan. Ang upgrade ng plan po, halimbawa, kinuha nyo AK-45, tapos AK-60. Sa pakikinig nyo sa mga seminar o na-realize nyo na mas malaki pala o mas kaya nyong bayaran yung K100. Kasi mas maganda yung mga benefit, mas malaki yung mga benefits na makukuha nyo. Pwede nyo po siyang i-upgrade.
from K45 to K100. Ang kailangan lang po nyo ay mag-fill out ng amendment form, payment of processing fee na 300, payment of additional installment corresponding to the updated plan. At kung kayo naman po ay magbabago ng mode of payment, can be upgraded anytime after completion of its effectivity cycle. Pwede po tayong magbago ng ating mode of payment. If within 30 days after purchase, mag-fill out tayo ng amendment form and payment of additional installment to corresponding to the amount of the updated mode of payment. If within 30 days, hindi na po natin kailangan magbayad ng 300 processing fee. If beyond 30 days po ng purchase natin, pwede po mag-fill out din po tayo ng amendment form. Ng example po ay nandito sa parteng kanan. Fill up po natin siya. Then, ipag-upload po natin ng payment. I-upload din po natin itong amendment form na ikinumpila po natin. Computation of due based on the desired mode of payment. Downgrading of land and mode of payment is not allowed. Hindi po pwede ang downgrading. Halimbawa po, ang kinuha nyo ay K100. Hindi nyo na po pwedeng ibalik sa K45 o K60. Halimbawa po, ang mode of payment ang ginawa nyo, ang kinuha nyo noong una ay annual. Hindi na po kayo pwedeng ibalik sa monthly o semi-annual. Ang pwede lang pong gawin ay upgrading of plan from K45 sa mas mataas ng plan, kung K60 o K100, o upgrading mode of payment from monthly, pwede po kayo mag-upgrade ng annual, semi-annual o quarterly. From 10 years old to 60 years old, sila po yung pwedeng kumuha ng Kaiser natin. 10 to 40 years old, ang minimum na pwede nilang kuhanin ay 2. Yung K45, ang monthly amount po niya, monthly premium ay 2,647. 41 to 50 years old po ay K60, ang monthly amount po naman niya ay 3,529. From 51 to 60 years old ay K75 naman po, 4,412 po monthly ang kanyang premium. Pero from 10 to 60 years old, pwede po tayong kumuha ng K100. Yan po yung 5,882. Ayan po yung kalimitang kinukuha namin. Kasi mas malaki po syempre yung mga benefits ng K100 kung kaya naman po sa budget. How to open Ultimate Kaiser? Paano po tayo makakakuha ng Kaiser? Two option lang po. Online application through e-app. May separate discussion po tayo dyan. At saka manual application through filing out of membership application form and submit it with your initial payment to any IMG cashier. Kung tayo naman po ay nasa Pilipinas, pwede po ang manual application. At magbabayad po tayo sa cashier sa IMG. Ito po yung example ng application form na i-fill up natin once na may client tayo na kumuha ng Kaiser. Ang dapat lang po nating tandaan, dapat i-double check po natin lahat ng data na inilalagay po ng client natin. Dapat po lahat ay correct siya. Para hindi po tayo magka-problema. Kasi pag may mali po tayo na ilagay dyan, kailangan po nating ipaayos. Kailangan po nating mag-email kay Kaiser. Then maghihintay pa din po tayo. Kaya dapat po importante, double check po natin lahat ng data na inilalagay ng client natin. Dapat lahat po ay tama. How to make a sub-payment? Ito po yung mga pwede natin gawin sa pagbabayad po sa Kaiser. Pwede nyo na lang pong i-screenshot siya. Kasi dito po, kalimitan po ang ginagawa po namin dito ay sa kiosk 2 po kami nagbabayad. Through IMG. Nagbabayad kami sa IMG account. Then, inilalagay na lang po namin sa remarks na kay Kaiser po yon yung amount na iyon. Then, sa kiosk 2 namin po siya ini-upload. Pero pwede din pong gawin natin ay pwede po tayo magbayad sa
Kaiser Cashier sa Makati o Cebu kung tayo po ay nasa Pilipinas, pwede din po tayo mag-deposit sa Kaiser Bank account. Nakalagay po dyan yung mga account number. Pwede din po tayong mag-pay through VPI Express Online. Pwede din po tayong magbayad sa IMG Cashier. O pwede din po tayong mag-issue ng post-dated checks. O pwede din po tayong magbayad over-the-counter bills payment facility o through online policy management system. Another discussion na po yon sa OPMS. Do you need to get yourself a long-term health care? Kailangan po ba natin ang long-term health care? If you don't need a long-term health care, hindi po natin kailangan kung you are sure that you will never get sick. Sino po ba sa atin ang sure na hindi magkakasakit? Hindi naman po tayo immortal na hindi tayo magkakasakit. Siguro isang sa buhay natin, magkakasakit tayo. If you think you can bring your company's HMO even you retired, hindi naman po madadala natin ang HMO na binibigay ng company natin. Pag tayo wala na sa company, wala na rin po tayong HMO. Kaya dapat po may long-term healthcare tayo. If you think your government can take care of your healthcare needs, lalo na po sa Pilipinas, kalimitan nangyayari nang hihingi nga po sa mga charity, sa gobyerno, o sa mga mayor, o sa ano. Gusto nyo po bang mangyari sa atin yung pagdating ng araw? Kaya ngayon pa lang, paghandaan na po natin. Habang malakas pa po tayo, healthy tayo, maganda ang trabaho natin, may trabaho tayo, paghandaan na po natin, kumuha na tayo ng long-term healthcare para pagdating ng araw, worry-free na tayo, secured na tayo. Kahit wala na tayong trabaho, wala tayong iisipin kung magkasakit man tayo. Kasi may sasagot na doon sa mga problema natin regarding sa kalusugan o health natin. Kasi may long-term healthcare po tayo. Ito po yung makukuha natin sa Kaiser Ultimate Health Builder. Meron po tayo ng apat na ito. Yung healthcare po, to provide you healthcare when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. How comfortable is your healthcare situation after age 60 depends on a decision you make today. Sa Kaiser, covered po tayo 60 years old and beyond. Income protection, life insurance. To protect your family, if you die too soon, life insurance protection can help you replace your income, help finance your child's education, pay estate tax, pay debts, etc. Instantly, life insurance is instant money. In case na may mangyari sa inyo, sa plan holder, may makukuhang pera ang pamilya ninyo na pwede nilang gamitin para ipagpatuloy ang buhay nila. Pwedeng ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga anak nyo. Pwedeng pambayad sa utang o kung may babayaran kayong estate tax, pwede nyong gamitin. Emergency funds. Money you can use for any emergency once the policy matures. Pwede din po natin gawing emergency funds. Pero dahil once na policy matures at the 20th year, good as cash na po siya. Investment to generate continuing income for you when you retire. Letting money work for you, passive income. Kagaya po dun sa example kanina, bata pa po siya nung kumuha ng Kaiser, hindi niya kinuha. At the age of 60 and 65 years old, may passive income na siya. Yung pera na ang nagtatrabaho sa kanya. Kahit hindi na niya kayang magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng pera sa kanya. Yung pera na niya ang nagtatrabaho sa kanya. Yung savings at investment na niya ang nagtatrabaho para sa kanya. Ito po yung dalawang magkaibigan. Siguro kilalang kilala nyo na siya, nating lahat. Kasi lagi natin ikinukwento itong dalawang magkaibigan na ito. Si Mr. Nauna at si Mr. Sakana lang. Si Mr. Nauna,
Iniisip niya, no, mag-i-invest na ako ngayon kasi gusto ko habang maaga pa ako, habang bata pa ako, malaki naman yung kita ko, magsimula na akong mag-invest. Monthly, a yearly, naglalagay siya ng 29,411 for 7 years. Naglagay siya. Samantalang si Mr. Sakana lang sabi niya, no, YOLO muna ako, mag-enjoy muna ako sa buhay. Total, bata pa naman ako. Bili muna ako ng mga bagong gadgets. Mag-travel muna ako. Total, mahaba pa naman ang panahon. Batang-bata pa naman ako. No, ipagpapaliban ko muna yung pag-invest. Nag-invest siya after 5 years. Nagsimula siya mag-ipon nung age 35 na siya. Pareho sila ni Mr. Nauna ng inipong pera, ng in-invest na pera. 29,411 din po yung inipon niyang pera yearly. For 7 years din po. Si Mr. Nauna, at the age of 50, meron na siyang 583,084. Samantalang si Mr. Sakana lang, at the age of 55, meron siyang 583,084. At the age of 60, si Mr. Nauna, meron na siyang 1,512,370. Samantalang si Mr. Sakana lang, at the age of 60, meron lang siyang 939,063. Nakita niyo po yung difference? Nag-procrastinate lang si Mr. Sakana lang ng 5 years. Napakalaking pera na ang nawala sa kanya. O ipinagpaliban lang niya ng 5 years ang pag-iinvest. Halos 600,000 kulang-kulang ang nawala sa kanya. O 550,000 kulang-kulang ang nawala sa kanya. Ganun po kaya mahalaga ang time sa investing. Kaya ang sabi nga po, ang pinakamagandang mag-invest na tayo ngayon. Ang pinakamaganda, nagsimula na tayo nung nakaraang mga araw o nung nakaraang mga tanong. Ang second best time na magsimula tayo mag-invest ay now. Kaya wag na po nating patagalin kasi mahalaga po ang time. Kasi mas maaga tayo nag-invest, mas nag-a-accumulate ng interest yung pera natin, mas nalaki siya. Mas namumunga siya. Kaya habang maaga, ngayon na, wag na po nating ipagpabukas pa. Wag po tayong gumaya kay Mr. Sakana lang. Nasabi si, lagi na siyang sakana lang. Malakas pa naman ako. Wag po tayong gumaya sa kanya. Dapat po ngayon na, habang malakas pa tayo, mag-start na po tayong mag-save at mag-invest para sa atin. Dahil ayun naman po ay para sa atin din. Sino po ba makikinabang ng saving and investment natin pagdating ng araw? Di ba tayo din po at ang ating pamilya? Ito naman po yung mga, kung may concern po kayo sa Kaiser, ito po yung mga email address na pwede nyo pong pag-send na ng email. Pwede nyo po siyang i-screenshot para meron po kayong kopya. At ito naman po yung mga telephone number na ng customer care na 24/7 na. Ako po, ang ginagawa ko po, pag ako po ay nakapag-email na, then hindi po, sa karamihan po siguro ng email na natatanggap ng Kaiser, hindi po nila nasasagot agad yung email ko. Ang ginagawa ko po, tinatawagan ko na. Madali naman po silang sumagot, accommodating naman po sila. And then kukunin po nila yung concern ninyo. Tapos madali po naaayos. Ganun po yung experience ko dyan. Ilang beses na po akong tumawag sa Kaiser. Pagtawag po, madali ding naaayos. Pag hindi po kaya ng email, tinatawagan ko na po. Para mas madaling maayos yung concern na itinatanong ko sa kanila o ipinapaayos ko sa kanila. Pwede nyo din pong screenshot para may kopya po kayo. 24/7 po yan. Pwede niyong tawagan. Lagi pong may sasagot. Laging bukas ang linya nila.
Ito po si, sabi nga po ni Sharon Tuneta, siya po yung Kaiser Ambassadress natin. Kahit maputi ng buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Kaya lahat po ng Kaiser plan holder, palakpak po tayo para sa ating sarili kasi kahit po tayo matanda na kahit maputi na ang buhok mo, secured pa rin po o worry-free po tayo pagdating ng araw. Thank you po sa inyong lahat. Sana may natutunan po kayo sa ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Okay po. Maraming salamat po sa very